Hindi ko akalain na kayo at si Señor Simon ay isa lamang pala. Mula ho kasi sa mga kwento nila Padre Florentino at Kapitan Basilio kanina, kayo daw po ang nagpapayo sa Kapitan General para sa pagpapatupad ng polo y servicio. Kayo rin daw po ang nag-udyok para magtaas ang may ipinapataw na tributo para sa mga tao. Tama ang lahat ng yan. Kung gayon ay, ano po nangyari sa taong dati kong tinitingala? Mas ginagamit ko na ang pag-uutak ko ngayon. Kumpara kay Ibarra na isang tonto sa pag-iisip, masapat na ang pagtulong sa kapwa at pagkakaroon ng magandang kalooban. At kaya ho, imbis na pag-aanin ang buhay namin mga Indio, ay kayo pa po mismo ang magiging dahilan para maghirap kaming lahat. Para mas lalo kayo maghirap. Para magpasikil. Para matuto kayong maghimagsik. Nararamdaman ko na malapit na mangyari yun. Nakita ko ang kaibigan mong si Sagani. Ramdam ko ang kanyang pagkamuhi sa akin. Batid kong bukas ang kanyang mata sa mga kahirapan ng bayang ito. Kaya't marahil ay isang tapik na lamang. Isa siya sa mga unang lalaban. Ngunit, Senyor, iba ang hinahangad namin Isagani sa inyo. Senyor, ako po ay magiging isang sertipikadong doktor na. At nais din ng aking mga kasamahan, kagaya ho ni Isagani, na matupad din ang kanilang pangarap. Kagaya ng inilalayon na paaralan na magtuturo ng Espanyol sa ating mga kababayan. Bakit kayo nagsusulong ng Hispanismo? Hindi niyo ba alam na isa itong pagpapatiwal? Hindi batayan ng pag-unlad ng abilidad na magpagsalita ng Kastila. Ang mga mamamayan na hindi marunong magmahal sa sariling wika ay tinutulungang wasakin ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Magiging isang bayan tayong walang sariling identidad. Isang lahi na walang sariling damal. Nasaksihan mo na yan. Ang kalapastangan na yan na naranasan na yung ina at kapatid. Ngunit ano ang iyong ginawa para makamit ang kanilang hustisya? Senyor, wala ho akong magagawa para makamit ang hustisya. Dahil ang totoo, hindi ako mayaman. Isa lamang akong pobre na kailangan pang manilbihan para lang makapag-aral. At isa pa, may babalik ko pa ba ang buhay ng aking ina at ni Crispin? Kaya anong saysay na ipaghiganti ko sila? Anong saysay na sumama ako sa plano ninyo? Ano ang kamatayan ng isang tao kumpara sa kamatayan ng buong kalibunan? Wala rin saysay ang mga nasasayang na buhay kung hindi ito ay uukol sa mas malaking layon. At ikaw, Ginoo, sandaling panahon na lamang ay magiging doktor na. Balang araw, ikaw ay magiging isang bantog at kilalang manggagamot. Kung hayaang makapanggamot ng payapa. At mas higit na kadakilaan ang iyong ginagawa sa pagbibigay buhay sa lugaming bayan na ito. Hindi mo man may babalik ang kanilang buhay, ay mapipigilan mong magkasakit ng sino man at mawalan ng mahal sa buhay dahil sa kalupitan ng mga nananakop sa kanila. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko,
Dr. Basilio. Meron lang akong pagtitipon na dadaluhan.